Mga kakwento, sa wakas, narito na ang ating pinakahintay. Ang ating kababayan na si Jade Bornea ay aba nagsalita na sa kanyang kondisyon ngayon. At ano ang kanyang reaksyon sa kanyang unang talo sa kanyang karera? At ano ang masabi niya sa kanyang natawong pinsala sa kanyang tenga? Mga kakwento, ang video ito ay video courtesy po tayo kay Bad Boy JB at kay Jake Bornea. Dahil kung hindi po sila nagbahagi ay hindi po natin masagap ang mga impormasyon na ito. Sa post ni Bad Boy JB sa kanyang Facebook account na may video caption na ayun mga tol, na-interview natin si Jade Bornea at Coach Arnel Fontanilla at mga fans ni Jade na pumunta sa laban. At ayon din sa kapatid ni Jade na si Jake, maraming salamat sa lahat na nag-support. Pero bago tayo magpapatuloy mga kwento, ay marami ang nagtatanong sa akin kung kamusta na nga ba ang tenga ni Jade. Well mga kwento, bilisan ko lang na i-flash ang pictures kung kamusta na nga ba ang tenga ni Jade. At pag-i-post nyo lang po mga kwento kung gusto nyong tutukan para makita talaga. Dahil kung kayo ay may ideya na sa patakaran ni YT, ay siguro naman ay alam niyo na kung bakit nga ba saglit lang ipinapakita ni Mr. Kwento. Ang mga pictures na ito mga kwento ay binahagi ito ng Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons at photo courtesy po tayo sa kanya. Well, balik tayo mga kwento sa pahayag ni Bornea. Mga fans ko, supporters ko, sa tala tayo. Ayun, klarong-klaro na ginawa ni Bornea ang lahat hanggang sa dulo. Kaya lang, kininto ito ng referee. Kaya naman, marami ang nagsasabi na medyo pumalag si Bornea sa ginawa ng referee na hininto ang laban. Dahil klarong-klaro na gustong-gusto pa niyang ipagpapatuloy ito. Pero ganun pa man, nagpasalamat naman si Bornea sa ating Panginoon dahil hindi siya pinabayaan sa laban. Nang tinanong naman si Bornea kung kamusta na nga ba ang kanyang tenga, pabiro naman na sinabi ni Bornea na papalitan niya ito ng tenga ng aso. Pero ganun pa man, ang mahalaga dito mga kakwento ay kaagad binigyan ng agarang atensyong medikal itong si Bornea. At yan na lamang po ang ating ipinalangin, ang fast recovery ni Bornea. At sana siya hindi mawala ng pag-asa at bumangon muli mula sa pagkadapa. Samantala, parang gagambaman sa ibawang ng lona sa kanilang bakbakan. Pero sa labas ng lona naman ay andyan pa rin ang respeto at pagpapakita ng taus-pusong pakikipagkaibigan. Kumbaga sports na. Nagkita ang Team Bornea at Team Martinez at kitang-kita ang respeto sa bawat kampo. Sa purman sa pagpapapicture, mawala ba naman ang ganitong purma ni Martinez? Pero alam niyo ba mga kwento, hindi lang yan ang maeksena sa mga pinagtagpo. Dala ba, ang ating kababayan na si Jerwin Ancas ay nakipagtitigan pa at nakipag-face-off sa Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton. Aba, parang katawan pa lang ay medyo hindi na rin nagkakalayo ang laki ng katawan nila. At sa height naman ay nako, kunti lang ang diferensya. Ano sa tingin niyo mga kwento sa darating na panahon? Magkaharap kaya ang dalawang ito? At kung mangyari man, kanino kayo? Pangakakwento, nakakagulat din po talaga no? Dahil so far napakabihira po talaga sa boxing na naputukan sa tenga di po ba ang mga boksingero. Kung inyong matatandaan mga kwento ay sinabi ni Martinez na siya ay maging mini Mike Tyson. Kaya naman akala ko sa laban ay kakagatin niya ang tenga ni Bornea. Kaya ba hindi pala, sa suntok pala idadaan niya. Pero ganun pa man, kitang-kita natin sa laban na ang kanang tenga ni Bornea ay palaging natatamaan. Kaya naman sa susunod, baka pwede mo namang ilagan yan kabayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rogelio Rivera, kay kakwentong Al Jumil Sr., kay kakwentong Eduardo Lazaro, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwento 1. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga...
kwentong di pa na kwento sa inyo.